Okay, we're live. Kamusta po tayo? May oras tayo ngayon eh. Dami po nagtatanong. So, magbibigay lang tayo ng mga live tips. Lagay niyo lang po question niyo po. Titingnan natin mamaya ha. Okay, sige po. Na lang. Ayan. So, ang topic natin ngayon, kung masakit ang tiyan. Okay, sa mga sumasakit ang tiyan. Yan po. Kadalasan po, pag masakit ang tiyan, depende sa lugar. Eh. Malalaman natin kung anong lugar ang sumasakit. Pag sumasakit ito, meron tayong magandang libro. Dito po eh. Kinukwento yung ano. Yan. Kung anong lugar sa tiyan, makakakuha tayo ng clues kung saan sumasakit. Tsaka dun, sa forma din po sa dumi. May nagtanong bukol sa puwet. Okay? Marami may bukol sa puwet. Maraming possibility ang bukol sa puwet. Pag bukol sa puwet, pwedeng hemorrhoids, almoranas. Pwedeng anal warts. Anal warts is sexually transmitted, parang skin tag. Meron ding anal fistula. Ang anal fistula, sobra hapde. Para siya paglalap, nahiwa, di ba yung sapwet natin, nahiwa siya, may hiwa. Kaya bawat labas ng dumi, napakasakit, parang blade na humihiwa sa balat. Oh, fistula, masakit. Hemorrhoids, minsan masakit, minsan hindi masakit. Okay, anal fissure, yun pala may hiwa. Anal fistula, yun yung may butas, lagi may infection. Lagi na mamasa-masami sa may fever. Pero syempre, kinakatakot natin yung anal cancer o rectal cancer. Okay, so yan, may nagtanong eh. Bukol sa puwet. Paano naman yung dumi? Yan, dumi. Sa dumi naman, merong dumi na maputla, ah. Merong pale fatty stools, mamantika. Minsan may dumi tayong mamantika, maputla. Pwedeng gallbladder stone yun. Gallbladder stone yung mga maputla at mamantika na ano, na sa dumi. Pancreatitis, pwede rin. Lactose intolerance, yung pag... umiinom ng gatas, eh, nag-ano siya, sumasakit. Okay. Ano po ang magandang inumin after thyroidectomy? Naoperahan na sa thyroid? Okay yun, maganda kung naoperahan na po kayo sa thyroid. Usually, may bibigay ang doktor na gamot. Pag naoperahan, titingnan kung mag-hypothyroid kayo. Pag nag-hypothyroid kayo, bumaba, bibigyan kayo ng mga levothyroxine, mga L-troxine para tumaas ulit. Pero basically, wala naman talagang bawal after thyroid operation. Depende. Kung konti lang natanggal, baka hyper ka pa. Pag sobra natanggal, pwede ka mag-hypo. Pero kung bukol lang tinatanggal, kung thyroid cancer, wala naman. Healthy foods lang po. Pwede na siya talaga. Ang uric acid ko mataas. Okay, mataas ang uric acid, kailangan po sa blood test makikita yan. Ngayon, gaano kataas? Kung ang taas, palagay natin ang normal 450. Let's say 350 to 450. Kung ang uric acid mo 451 o 460, 470, minsan jeta lang, okay na eh. Kung uric acid mo mataas, let's say 500, 550, tapos may sintomas ka talaga, yung meron ka mga bukol-bukol, pwedeng may bato sa kidneys, minsan uric acid yun, o yung talaga sumasakit na yung mga kamay mo, tuhod mo, hinlalaki, umatake na yung gout minsan, may maintenance. So, may allopurinol na maintenance, tsaka yung febuxostat. So, pipili yung doctor, either febuxostat or allopurinol, depende po sa inyo. Isang mas mura, isang mas mahal. Okay? Itong kabila ko, bumaliktad eh. Yan. Okay lang naman to. Sige, tuloy nyo lang yung question nyo. Nakatabingi lang itong isa. Next question. Anong gamot sa sciatica?
Okay, yan. Masakit ang sciatica. Meron tayong sciatic nerve sa may puwetan. Dito, lagi natin nadadaganan yan pag naupuan natin. Tapos, laging namamanhid. So, anong cause ng sciatica? Pwedeng, usually yung muscle eh. O, pwedeng kakaupo. Pwede wallet mo masyado makapal. Marami kang pera. Ang kapal ng wallet mo, naipit yung sa puwet. Or pwedeng, wala daw siya pera. Or pwede naman yung muscle mismo sa may puwetan, sa balakang, sumisikip. So, pag sumisikip yan, kailangan minamassage. Merong masahe sa puwet eh, yung minamassage yung puwet, yung muscle. Tapos may mga exercises for sciatica, yung mga knee to chest, yung higa ka, yung knee naka chest. Tapos merong mga exercise, meron tayo for back pain, for sciatica. Yung talaga. Tapos hindi uupo ng matagal. So massage and stretching ang kailangan for sciatica. Kasi pag naipit, ayaw natin naipit yung ugat eh. Pag matagal, namamanhid talaga. Okay? Tabingi itong kabilang cellphone ko. May problema sa tonsils. Explain mo anong problema sa tonsils. Okay? Gustong magka-baby. May magandang video ako nilabas ngayon. Oo. Hanapin nyo. Hanapin nyo sa page ko. Sa isang page ko, Doc Willie Ong. Kakalabas ko lang ngayon. Sino gusto magbuntis, panoorin yun. Itag lang. Mabilis magbuntis by Dr. Catherine Howard. Catherine Howard at Doc Willie Ong. Maganda mga tips niya. Libre. Libre lang. Walang gagastusin. Hindi kailangan ng mga implant. Marami siyang tips. Sa pagbubuntis, may vitamin sa lalaki. May vitamin sa babae. Magre-relax. Hindi magtatrabaho. Tapos, after sex, may position. After sex, may position gagawin. Paano kung by the trophy? Kunyari, ito yung tao. Paano ba ito? Kunyari, ito ulo, ito yung paa. After sex, kung ito yung babae, after sex, kailangan nakataas yung puwet ng babae. Maglalagay ng unan, wala akong makuha example ito. Maglalagay ng unan, nakataas ang puwet, nandito ang ulo, for 30 minutes to 1 hour, para pagtapos magtalik, na doon pa yung semilya, nakaipon. Gusto mo maipon. Para malaki ang chance na mabuntis. Lalo na kung yung mga lalaki, kulang sa sperm, mabagal ang semilya, pwede rin yun. Next question, tumabingi itong kabilang video ko eh. Good afternoon, good morning. Anong lugar pa sa inyo? May good morning, may good afternoon. Kumakain daw siya, okay lang kumakain. 372 uric acid, not sure eh. Tingnan nyo yung normal value. Tingnan nyo yung normal value kung lampas o hindi. Ito. Sobrang tindi ang ubo ko. Wala yung tanong eh. Sobrang tindi ang ubo ko, anong gagawin? Depende, maraming may ubo ngayon. May ubo na allergy. Kung allergy po, so iwas tayo sa nakaka-allergy. Merong mga gamot para sa allergy. Merong cetirizin, levocetirizin. Merong bilastin. Merong mga Benadryl, diphenhydramine. Usually 1 week to 2 weeks lang ang pagbigay nung sa allergy. Pwede daw ba uminom ng vitamin B complex tuloy-tuloy? Pwede po. Vitamin B complex, ano yan? Pampagana kumain, pampatulog, medyo tataba ka konti. Hindi naman, pamparelax. Yung sinasabing stress tablet, yan po, stress tablet natin yan. Okay? Ano ang gamot sa almoranas? Yan ang problema. Problema ko yan. Pag maliit lang ang almoranas at hindi pa nakalabas. May almoranas na sa lupa ng puwet pero nararamdaman mo na yung minsan dumudugo. At minsan, pag matigas yung dumi mo, lalabas yung almoranas. Diba? Makakapa mo yun. Parang mga, ano yun eh. Blood vessel yun eh. Ugat. Parang mga worms. Parang bulati. So,
pag maliit lang yung almoranas, hindi pa gaano lumalabas, ano lang, iwas sa constipation, kailangan malambot ang dumi, mga four-piece pears, peras, pakwan, prune juice, papaya. Ako gusto ko yung apple carrot shake. Malaking tulong sa akin yung apple carrot shake. Binibili ko lang sa Big Chill. Yung carrot kasi nakikita ko, pag carrot siya, pag dumi ko, light colored and hindi nagagasgas yung almoranas. Pag carrot, parang yung carrot kasi pag parang ano siya, nagiging paste eh, at sticky yung dumi mo. Yung dumi mo parang madikit na hindi nakagasgas. Pag ibang kakainin mo, let's say puro karne o kahit marami kang gulay, minsan yung dumi natin merong matutulis sa tabi, may mga parang may mga, siyempre meron tayong kinakain matigas. So kahit yung dumi mo malambot, pero pag yung tabi niya may mga itim-itim na matigas, paglabas ng dumi mo, nandun yung almoranas mo na may varicose yun o gat yun, pagdaan niya nasusugat eh, tapos dudugo. Minsan nga sumakit ngayon pag dumi, wala pang dugo ngayon, kinabukasan yung susunod na pagdumi mo, dun lalabas yung dugo eh. Tama o mali? Tama, di ba? Saging papaya, okay naman saging. Pag saging, hinalo nyo sa ibang prutas, lalambot rin naman yung dumi. Okay? Next question. Gina Lynn watching. Ano ang cost ng... ilang ah, ito kasi tumabingi itong kabilang cellphone ko. Try ko tabing. Tumabingi itong isang cellphone ko eh. Yan. Tumabingi itong isang cellphone. Oops, ayaw. Ayaw talaga tumabingi. Sorry ah. Tumabingi yung isa eh. Okay lang. Kita ka naman. Pasensya na. Nag-rotate kasi yung ano. Nag-rotate itong isang cellphone ko. Nagpa-ultrasound, ano yung resulta? Pwede nyo po ilagay. 170 ang creatinine ko. Mataas po yung 170. 170 is high for a creatinine. Dapat 105 lang. Ganito gawin mo muna. Iulit lang muna yung creatinine. Repeat mo lang. Baka naman mali, di ba? Mali mo, maliit lang yung laboratory. Okay lang muna, inupan mo na maraming tubig. Tapos ulitin. Kung talagang may kidney problem, mataas. Alam niyo na yung mga bawal sa kidneys eh. Oh, pag may kidney problem, gamutin yung high blood, gamutin yung diabetes, bawasan yung dami ng protina, bawal ang pain reliever. Ulitin ko, bawal ang pain reliever, may mepenamic acid, lahat ng mga ibuprofen. Oh, mga bawal yun sa'yo. Kaya masisira kidneys natin. Okay, so pag mataas creatinine, pa-check sa nephrologist. Anxiety, gamot sa anxiety, marami tayong videos for stress, di ba? Mga deep breathing, yung imaging. May mga gamot sa anxiety, pero ang gamot talaga is mental eh. Eh ayoko naman kayo resetahan. Di ba? Tsaka ang gamot sa anxiety, may antidepressant, kailangan nyo pa ng psychiatrist. Para doon. Merong mga Senor, may mga Lexotan, may pampatulog, pero hindi rin po ganun ka-effective. Mas maganda ayusin nyo yung utak nyo para magamot yung anxiety pang habang buhay. Kasi hindi talaga pwede puro gamot lang na pang anxiety. Angina pectoris. Mababa ang CBG, ang blood sugar. Pag dapat normal blood sugar mo, di kain na ng normal. Angina pectoris is chest pain, may sakit sa puso. Tuloy lang yung gamot sa ano, sa puso. Doc, na stroke ako, pwede bang itigil ko na ang citicoline? Ay, yung doktor nyo magtatagal. Siyempre, after the stroke, bibigyan kayo na citicoline. I'm not sure how long. Baka 1 month, 2 months, 3 months. After 2-3 months, ititigil na. So, balik lang kayo sa neurologist. Normally, hindi naman siya panghabang buhay. Hindi ko alam kung gaano katagal gusto ng mga neuro. Eh. Alam ko, usually, mga 3 months pag matagal. Okay? Tanong nyo nila sa doctor nyo.
Provera. Mababaw ang tulog ko. Ay, marami kayo iniisip, mababaw ang tulog mo. Diba? Doc Lisa, pahiram naman. Pahiram. Sama dito ka. Mababaw ang tulog ko. Marami kayo iniisip. Ang dami may problema ngayon. Kabado lahat sa trabaho, sa negosyo. Hindi tayo stable eh. Kasi mahal nga yung raw material. Pag mahal ang dollar, mahal yung mga gamit natin. Kaya, ano. Yan, to. Mababasa ko na yung question nyo dito. Yan, basa ko na dito. Gamit ko na laptop eh. To. Anong lunas sa mga kirot sa paa? O, titingnan mo ano yung kirot sa paa. Bakit masakit ang paa? Alam nyo yung sa paa, marami massage lang talaga. Yung paa mismo, minamassage lang to. Merong litid na matigas yan eh. O, minamasahe lang. Plantar fasciitis, common, masakit ang paa. Tingnan nyo rin yung paa nyo kung merong mga bulitas. Baka mamaya may mga nodule, may mga cyst. Baka yung paa nyo tabingi. Diba? Tingnan nyo. Tapos sa paa, plantar fasciitis common. Minsan, merong masakit sa paa, may heel spur. Hindi maganda yun. May buto na nakausli. Ang sakit, no? Mag-rubber shoes lang. Ako, mahilig ako pumunta sa rubber shoes. Anong pink, Lisa? May tinik. May tinik. O, oh, heel spur. Oh, ipamassage lang yung paa. Kung saan masakit, minamasahe. Okay? Tapos, rubber shoes. Pili kayo ng rubber shoes. Meron naman mga murang rubber shoes. Diba? Huwag yung matigas, yung malambot yung sole. Tapos yung medyas nyo makapal para malambot. May kutsyon. Okay? Have a wonderful day, Nena. Nene De La Cruz. Salamat po. Thank you. Okay. Yung asawa ko, pinupulikat. Okay, pulikat. Pulikat is 1, 2, 3, 4, apat na possibilities. So, kayo magsasabi. Kasi kayo may katawan eh. Number one cause ng pulikat, kulang sa tubig. Ikaw minum ng tubig, kaya ka pinupulikat. Kulang, dehydrated. Number two, baka mababa potassium, mababa calcium, kulang ka sa saging, kulang ka sa prutas. Number three, napagod ka, ang dami mo nilakad. Sumakit ang paa mo, ang dami mo nilakad, pinulikat. Pwede rin yun. Number four, tumigas yung muscle mo sa paa. So, yung litid mo sa paa, yung binti, minamassage. Alam mo, dapat magawa ko ng video ng massage. Eh. Malaking bagay talaga yung masahe para sa akin. Yun ang malaking bagay. Ito, tinitingnan ko ang salamat sa lahat ng nanonood dito sa pages natin. Okay. Yan. Mabuhay po kayo. Thank you. Nelly Bacani Reyes. Okay. Puro good day lang nakikita ko dito. Varicose vein. Dami ko ng video sa varicose vein. Check nyo na lang. Kompleto yung varicose vein ko. Gamot, wala talagang gamot na mabilis. Ang varicose vein, bawat tanghali, higa ka, taas mong paa mo. Tingin ko pampahaba ng buhay yun. Tayong may varicose vein, tayong may manas sa paa, higa kayo pag tanghali, pag may chance, taas ang paa. Diba? Mas mataas ang paa kaysa sa puso dapat. Pag sa gabi, ilagay yung paa sa ibabaw ng unan. Para kahit namamaga yung paa mo, ang daming varicose veins, at least sa tanghali, nabawasan. Kasi kung matagal maga ang paa mo, maano siya eh, magsusugat eh. Pag nagsugat yung paa, delikado. Mamaya hindi gumaling eh. Okay, takot tayo sa varicose vein. Kasi wala talaga siyang, yung malalaking varicose vein, wala talagang gamutan. Gusto niya, papaduplex kayo, duplex ultrasound ng paa. Takot ako sa ganun eh. Kahit takot-takot eh. At tayo magagawa dyan. Okay, endocrinology. Na lang ha, dami niyong mga tanong eh. Sige, tuloy niyo lang. Lagay niyo medyo kompleto yung questions. May nabasa. Dumudura ng dugo? Ano to?
Kakaopera ko lang ng acute pancreatitis. Yan. Hindi dapat dumudura ng dugo, ha? Walang reason dumura ng dugo. Dumura ng dugo, check up. Hindi pwede dumudura ng dugo, ha? Naoperahan for acute pancreatitis, may pseudocyst, may gallstone. Tama po. Yung gallbladder stone, ang dami may gallbladder stone ngayon. Kasi siguro ang bilis bumili. Pag pumunta ako sa 7-Eleven, diba sa mga gas station, diba ang daming tindahan. Yung buong rack, puro chicheria. Diba? Ano ba laman ng chicheria? Asin, asukal, bechin. Puro maala. Talagang gagawa tayo ng gravel. Meron tayong gawaan ng semento sa katawan. Ano bang gravel, Lisa? Buhangin. Tsaka grava. Mabuti kung yung buhangin, mining, di dapat umaman kayo. Marami kayong mine sa katawan. Gumagawa ng sariling grava. Hindi po eh. So, yan. Dahil sa alat ng kinakain, sa luto, dapat talaga tubig tsaka fresh na foods pag magpapadehydrate. So, nagbara siya. May gallstone siya. Yung mga bato lumabas, nagbara sa pancreas. Kaya naoperahan. Okay. Nanghihina siya, nahihilo, at masakit ang batok at leeg. Okay. Ano lang to? Massage lang dito. Oo. Massage. Yung mga tinuturo ko massage, paikot. Ayan. Kung may nagmamassage sa leeg. Bawas sa kakanood. More galaw-galaw. Lakad-lakad, galaw-galaw. Yung mga massage ko paikot. Yung massage, mga stretch dito sa neck. Hindi ko pa nga ginagawa for the day. Tapos yung chin tuck. Ganito chin tuck. Pag sumasakit dito ko. Yan, chin tuck. Yung mga naglalaro ng Mobile Legend, masakit ang leeg nyo, di ba? So, wala tayong kabataan gano sa page natin. Atras nyo lang ito, chin tuck. Mas mananalo kayo sa Mobile Legend. O, yung mga player dyan, mag-comment kayo. Okay nga, mga player, di ba? Mga live lang sila eh. Maglalaro lang sila, okay na. Tayo, lahat ng sakit, harali natin. Okay, Nueva Ecija, kamusta? Okay. Romeo Alba, Karina Villesa, thank you. Kaya, tingnan natin to. 58 years old. Ay, mali yun. Pulse oximeter niya, 58, mali po yun. Mali yun. Walang 58. Ulitin mo yung comment niyo. Walang 58. 58, ni nabuhay ang pasyente. Pulse oximeter, ang number doon, dapat mga 93, 94 pataas. Pulse oximeter daw, oxygen, 58. Hindi, ang respiratory rate, 20 lang. Oh, 58, ano na yun, mamatay na yung pasyente noon. Not true. Mali, baka hindi mo nakabit, ha? Ang pulse oximeter, 90 and above. Minsan, 90 below. Hirap na huminga. Okay? Tingnan natin. Watching from Laguna. Kamusta po? Sanggobayon everyday. Walang masama. Pwede magsanggobayon. Low blood siya. Nakasanggobayon. May dumudugo sa kanya. Ano ang dumudugo sa kanya? Baka malakas regla mo. Baka may problem ka sa myoma. Kasi pang ano siya talaga, pang pataas na dugo. Iron, ikaw Doc Lisa, ano ba sa iron? Masakit sa tiyan? Hindi naman. Hindi masyado after masakit sa tiyan? After meals, para tapos ang dumi mo maitim. Ewan ko kung amoy bakal yung hininga. Hindi pa ako nakaka-take ng sanggobayon. Okay. Sa US, marami tayong watchers. Toledo City. US yan eh. Toledo sa pronunciation nila. Toledo ang American pronunciation. Watching from Pangasinan. Na-stroke ang left brain, naapektuhan pati speech.
Ayaw po magsalita, need magpatingin sa ENT, sa neuro. Stroke. Yung utak natin, napakaganda. Pag na-stroke, pag nasira, let's say, meron tayong maugat, di ba? O, may mga arteries dyan. Pag mamalas-malasin dahil sa cholesterol, sa sigarilyo, sa diabetes, nagbuo yung dugo, nagbuo sa loob ng artery, pag akyat dito, mababara. Pag nabara, mamamatay yung parte ng utak. Pag namatay, depende yung utak natin, nagko-control sa buong katawan. May part dito nagko-control ng salita. So, pag nabara to, hindi na makasalita, hindi na makakilala. Ano ba to? Hindi na makita. Saging ba to? Cellphone ba to? Yun ang pag-aaral. Pa-check sa neurologist. Siyempre, di ba yung gamot, mapoprotektahan. Babalik pa ba yung na-stroke? Usually, pag na-stroke tong part, pag nabuhay yung pasyente, pag nakasurvive, mapalakas, kumain ng maayos, yung ibang parte ay magtutulong. Tutulong siya na lumakas. So, lagi may pag-asa. Kalaban natin dito, depression. Nagkaroon ng lymphatic drainage pag matagal nakatayo, matagal nakupo. Hindi ko alam anong sinasabi niya, lymphatic drainage. Ano to? Breast cancer? Or manas? Minsan yung pag naoperahan sa breast cancer, namamagana yung kamay kasi nasira yung mga ugat. Kaya taas-taas yung paa. Galaw-galaw ang paa. Pag nakaupo, galaw-galaw yung paa. Okay. Tinnitus. Yan, tinnitus of balance. Oh, tagal kong problema, tinnitus, no? Tinnitus ko nawala. Alam mo, nawala yung tinnitus ko. Nung bago mag-election, may tinnitus ako noon eh. Oo, may tinnitus ako. Ang tinnitus ko noon, ganito ah, kwento ko sa inyo. Every morning, pagising ko, pagtahimik ang kwarto, may maririnig kang ugong. Maraming sound ang tinnitus. May ugong na parang hangin. Parang hangin siya, parang blower. May ugong na parang bubuyog. Tapos ako, para lang sa akin, binibigyan ko ng level. Gano'n ba kalakas yung volume nung sa tenga? Volume 1 hanggang 10. Pag volume 2 lang ang ingay, parang ugong lang konti, okay lang ako, hindi ako mahilo. Pero may time yung ugong, palakas ng palakas, abot ng level 5, level 6 out of 10. Yun, after a time, mag-vertigo ka na. Ano cause ng tinnitus? Usually, yung tenga natin, may mga buhok-buhok yun sa loob. Eh. Sa loob na tenga natin, minsan may buhok-buhok, may maliliit na crystals, tawag nila mga otolith, parang na-dislodge, nagulo yung sound. So, kala natin may sound pero wala. So, gamot sa tinnitus, ako basta kompleto lang tulog, inom lang maraming tubig, relax lang. Pwede ka uminom ng gamot, yung mga Circ, Stugeron, Circ, pero Circ ang ininom ko eh. Kaya lang eh, panandalian, pag ma-atake. Ano nga ang generic ng Circ? Betahistine. May 8 milligrams, 3 times a day. Meron ako dito sa bag ko, pero minsan may tulong, minsan walang. Pag umatake na yung vertigo, mag-circ ka na. Pwede yun. 8 milligrams, 3 times a day. Yung iba, 24 milligrams, 2 times a day. Depende. Gusto mo high dose, low dose. Tapos, pwede rin ako, nagtitake ako ng anti-allergy bilastin. Kasi minsan, pag allergy ka sa nose, parang may sipon-sipon. Pati tenga mo, nagkaka-allergy din. O, pag barado ilong, barado din yung tenga. Konektado yun eh. May daanan dyan. So, minum rin ako ng bilas din. At ay allergy, minsan kumakalma. Okay? Kaya na off balance ka. Merong vestibular rehab. Tingnan mo yung video ko. Check mo, Doc Willie Hilo. Vestibular rehab, sasanayin mo yung ulo mo sa hinihilo mo yung sarili mo. Eh. Hinihilo mo sarili mo. Many times, 10 times. Turo to ni Dr. Jun Reyes. Meron din sa libro. Sunod lang na sunod. Ayan o, left.
Tapos minsan gaganin mo rin yung ulo mo. Inihilo mo sarili mo, eh dinadahan-dahan mo para masanay yung bagay, yung balance na try-try mo. Kasi nga nahihilo ka sa galaw eh. So ngayon, pag sinasanay mo yung utak mo, binobombard mo yung signal, ah, masanay ka na sa hilo. Para oras na naglalakad ka, tumitingin ka, hindi ka mahihilo. Okay lang yan. Usually, ang tinnitus on and off. Baka stress-related, hindi ko alam. Oo. Wala naman maka-explain eh. Tinnitus. Okay. Ayaw ka na mag-comment eh. Baka... Causes of acid reflux. Acid reflux, simple lang. Stress ka, marami kang acid. Baka kumain ka ng maasim, suka, mga citrus fruits, kaya nagkaka-acid reflux. Inom na maraming tubig, parang ganito. Potassium 2.6, sagutin mo Lisa kay Light. Kalium. Mas gusto mo kalium kaysa kay Light. Kay Light nung wala ng kalium, pwede ka mag-kalium durul. Gusto mo kay Light, wala naman. Once a day, pwede. 2.6, sobra baba 2.6 ng potassium, ha? Hindi binabaliwala, nakamamatay. Hindi sa tinatakot kita, sinasabi ko deadly yun. Oo. Kasi pag ganyan, stricto ako eh. Basta serious yung pasyente, ano na ako. Very strong ako. Very strong ako. 2.6, pacheka na sa doctor. Control na natin yan, ngayon na. Okay. Uminom ka na ng K-Lite once, twice a day, i-check mo. 2.6 is very low. Baka magloko yung tibok ng puso mo, biglang ano eh, bumilis o bumagal. Kailangan yung potassium, mga 3.5 ang normal. Ang gusto ko nga potassium mo, 4. Ay, 2.6, sobra baba yan. Baka yan, ma-hospital ka niya sa 2.6. Okay? Kaya pa-check kayo. Tuloy-tuloy mo lang K-Lite, walang masama after meals, ha? Laser sa varicose veins. Hindi ako masyado hot sa mga... Kung ang depende sa varicose veins. Kung varicose veins mo ay maliliit lang. Yung nasa labas lang. Hindi katulad yung mga ugat kung ganito yung malalaki. Hindi ganyan. Yung ugat lang na maliit lang. Tapos sasali ka ng Miss Universe. Kailangan mo ng beauty contest. Kailangan maganda. Pwede mo pa laser. Walang kaso. Pero kung yung varicose veins mo, yung malalaki talagang ugat, hindi na nakukuha ng laser yung, di ba? Hindi na nakukuha mga vein stripping na yun, yung mga surgical na yun. Kung malalaki na yun. Tsaka ako kasi sa beauty, hindi ako masyado, ano eh. Okay lang sa akin, di ba kayo mag, wala naman titingin eh. Kaya nag-swimming ka, wala naman sisilip, okay lang yun. Kung mahal ka ng tao, kahit may varicose veins. Ang gusto ko sa varicose veins, ang gusto kong gawin doon, ayokong magbara yung varicose veins, ayokong magbuo yung dugo, ayokong mag-deep venous thrombosis, ayokong magmanas yung paa nyo, ayaw natin magsugat-sugat at maaga mamamatay. Yun ang ayaw natin sa varicose. Kaya nga, tulad ngayon, no, nagla-live ako, nakupo ako, ginagalaw ko nga pa ako. Eh. Pag yung paa nyo hindi gumagalaw, labas na labas yung ugat, galit na galit, ilakad mo. Lakad mo, galaw-galaw. Para yung dugo mag-pump up, you know? Yung binti mo i-contract po, marang mag-pump up. Kung may chance, upo ka, nakataas ang paa. Yung iba ginagawa, nakaupong ganito, nakataas ang paa. Kulang po, mali po. Pwede na rin yun, pero hindi dapat. Paano yung puso mo, mataas pa rin eh. So the heart is here, yung paa mo, pinatong mo lang sa silya. May varicose ka pa rin. Ang kailangan, yung puso, mas mababa. Ito dapat nakahiga ka, almost flat, o 20 degrees ka lang ganyan, bago yung paa mo mas mataas. Para bumaba talaga. Para itong kamay ko, ayan o. Walang ugat, zero. Mas mataas siya sa puso eh. Pero pag tumayo ako, ayan o, lalabas siya ulit. Lalabas siya ulit o, pag tumayo ako. Okay? So, yung iba may manas, ang ginagawa, nakaupo, nakataas. Not enough. Kailangan nakahiga ka. Ang problema lang, paano kung may heart failure, di makahiga. Yun ang problema.
Rheumatic heart disease. Ano pwedeng gamot sa makating lalamunan at kumakati? Kung depende nga sa anong cause ng nangangating lalamunan. Kung allergy, pwedeng anti-allergy, walang bawal kahit may rheumatic. Kung may infection, may tonsillitis, kailangan mag-antibiotic. Kaya nga nagka-rheumatic heart disease kasi may tonsillitis, hindi nagamot eh. Yun ang nangyayari. Cholesterol 6.5. Mataas konti, pwedeng diet na lang yun. Kakayanin pa ng diet yung 6.5. Okay? Ano pa gusto niyong topic? Sabihin niyo, di kayo sinasagot eh. Lagi nga sinasagot lahat nga ng topic. Ginagawa nga eh. Diba? Hindi ko naman makikita lahat eh. Kaya nandito po, i-explain natin. Ha? Basta pag nakita niyo ako kung ano yung tanong, sabihin niyo na agad. Isa pala, wala kami na-advertise. Wala ako, ulitin ko ha, wala ako ina-advertise kahit anong gamot. Isa lang ang tinutulungan ko. Ang tinutulungan ko lang yung Birch Tree Advance. Siya yung murang klase na insure. Para siya insure na mas mura. 50% cheaper. Gawa sa Pilipinas. Gawa na Century Foods. Yun lang tinutulungan ko. Wala akong talent fee doon. Pero sabi ng kumpanya, pwede ako magbigay na libu-libong Birch Tree Advance para humaba buhay ng senior. Yun lang. Lahat ng iba nakikita nyo sa Facebook, sa Lazada, kung saan-saan pa peke. Yung nag-advertise daw ako ng diabetes gamot, super fake yun. Grabe yung diabetes gamot yun eh. Grabe man daw ako ng tao eh. Ano pa ba? Para sa prostate, wala ako ina-advertise. Pampalaki ng ari, wala. Si Doc Lisa, sexy. Hindi sila sexy, malaki bilbil. Kaya huwag kayo maniwala sa advertisement. Nilagay lang yung ulo niya eh. Nilagay sa katawan. Ba't hindi mahuli? Nag-report na ako sa NBI ilang beses. Pag may pwesto tayo sa gobyerno, mahuhuli natin yun. Oras na magkapwesto ako, mahuhuli natin. Kasi hindi man tayo tutulungan pag private citizen ka, tutulong. Wala, ang labo. Sa Facebook, na-report ko na rin na hindi natatanggal. Hirap talaga. Oo. Tsaka hindi lang naman ako ginagamit. Lahat naman ng, halos lahat ng artista ginagamit. Vicky Bello, lahat naman ginagamit nila. Huwag lang kayo magpapaloko. Okay? Wala tayong... Ito, di ko maintindihan yung tanong. Sumisingaw yung init sa binti pag nagkakagastritis siya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Ah. Sa sakit ng tiyan na may acid sa tiyan, yung init lumalabas sa binti. Parang walang ganun. Iba yung gastritis, masakit ang tiyan. Yung binti, baka masakit ang binti mo. Baka namamaga yung binti mo. Dalawang problema yon, separate problem. Kay Anna, thank you. May bukol ba sa likod? Kailangan operahan? Depende sa bukol. Yung mga bukol na mga lipoma, yung mga taba-taba lang, yung mga ganyan, yung mga malalambot, okay lang yun. Hindi naman inooperahan eh. Pag hindi nakaka-istorbo, walang problema. Pag yung bukol sa likod lang, dito sa gitna, wala, hindi mo naman kailangan. Okay? Bukol sa breast, bawal, tatanggalin. Kung bukol minsan sa braso, okay lang naman yun. Ang bukol, ayaw mong, depende kasi yung mga bukol na yan, kahit mga lipoma, kahit benign, kahit hindi cancer, depende kung saan tumubo. Eh kung tumubo sa mukha, ay di tanggalin natin, pangit tingnan. Kung tumubo yung bukol sa paa, istorbo, natatapakan mo, operahan yan. Bukol tumubo sa kamay, hindi mo maano, gamit kamay mo, operahan yan. Bukol tumubo sa ulo, kahit benign, bungo natin, sarado to eh. So kahit ano yan, maiipit niya. Maiipit niya yung utak mo, tinatanggal, inooperahan. Pero yung bukol sa likod, sa harap, isa na, depende. Kung usually, benign yan lipoma. Kung matigas o talagang malaking bukol, tingnan nyo. Baka skin cancer, bihirang-bihira. Yung mga sarcoma, yung mga cancer. Very rare, pero... PVCs, premature ventricular contraction. Okay, pa-check kayo sa cardiologist.
hindi siya maganda, pero depende naman eh. Pacheck kayo sa cardiologist. Kung isa lang namang PVC, kung marami ba, may sakit ka ba sa puso, papa 2D echo. Titingnan, may sira ba yung puso. Hindi ganun kasimple, pero kailangan pa-check siya sa doktor. Ay PVC kasi ang sabi niya. Okay? Okay, I have a few more minutes. Alam niyo, mahirap itong ginagawa natin. Bloated ang tiyan. Anong gagawin sa bloated? Una-una, baka bilis mo kumain. Second, baka masyado kang marites. Marami kang kinukwento habang kumakain. Bloating, marahilig ka sa soft drinks. Bloated. May pagkain na nakaka-bloat. Kumain ako ng Mexican food. Beans. Yung ano, burrito. Burrito, beans, nakaka-bloated din yun. May gulay na nakaka-bloat, di ba, Lisa? Kinakabahan, may nervyos, bloated. Irritable bowel syndrome, yung may nervyos na makuluan yan, bloated din. Magtatae, magga-gastroenteritis, bloated. Anong gamot? Ako, minsan, mainit na tubig lang, pwede na yun sa akin. Hot water lang sa bloating. Hot water sa bloating. Tapos lakad-lakad lang. Mamaya, pag nakautot ka na, okay na yon. Nabawasan na yung stress mo. Pwede na yun. Yung iba, uminom mga buscopan, displatil. Pero hindi ako masyado hot sa mga gamot. Ay, nasasakit nga dito sa leg ko. Kakatingin sa mga comments. Sakit. Matagal ang nervyos. Hindi ako makatulog. May nervyos na, may tulog. Gusto daw niya ng pampatulog. Hindi na. Magiging dependent lang kayo. Baka hindi makatulog. Ang dami hindi makatulog na yon, Diyos ko. Huwag matulog sa hapon. Magpagod, maglakad. Pagurin yung katawan sa hapon, maglakad. Parehong tulog sa gabi. Parehong tulog sa gabi at sa umaga. At antok na antok ang iniisip. Kung meron ka iniisip na problema, kailangan mailabas. Okay? Ay kung may kaaway ka, mainit ulo mo, marami kang inaalala, ay hindi talaga makakatulog. Ano ba yung pumapasok, sumasagi sa utak mo bago matulog? Siyempre, lahat ng problema, naisip mo. Kidney stone, 0.4 cm. Maliit lang yon, pero depende kung sumasakit. Diba? Pacheck tayo sa urologist. Normal na ferritin. Usually, ferritin, chinecheck yan sa COVID na yun. Sa COVID, chinecheck yung ferritin. Hindi ko gano'n alam yung protocol sa COVID. Okay lang naman. Tingnan niya lang yung blood test. Ano ba yung normal result? Best medicine for pneumonia. Pneumonia? Depende sa pneumonia. Maraming klaseng pneumonia. May pneumonia na mild. Yung mga mild, mga simpleng antibiotic. Cefuroxime, cephalexin. Minsan yung high dose amoxicillin. May pneumonia sa pantanda na malala. May mga augmentin, unicin, may mga IV. Depende. Depende po. Pwede gumaling sa pneumonia, walang gamot. Minsan nakukuha, walang gamot. Kailangan malakas ang katawan mo. Kasi kalaban mo, bacteria. Usually, bacteria ang pneumonia. Bloated, dehydrated. Sinabi ko na lahat, di ba? Ginawa niyo nga akong revalida. Sinabi ko na lahat ng causes ng dehydrated. PCOS, maintenance metformin. Pwede yun. Ang PCOS, isa yung pinakamagandang gamot. Pinakamagandang, ang lunas sa PCOS, magpapayat. Dapat underweight ka. O, kunyari, ganito. O, wala akong table dito eh. Ang, last topic. Ang babae, pag kayo ay 5 feet, o, mga 5 feet ang babae, dapat 100 pounds kayo. Yun ang normal weight. Pag kayo 5'1", ang height, 5 feet, 1 inch, 105 pounds. 5 pounds per inch.
Pag 5'2 kayo, 110 pounds kayo. Kasi Doc Lisa dapat 110 lang yan. Pero lampas yan. 5'3, 115. 5'4, 120 pounds. Ganun lang yon. Pag 4'11 ka, dapat 95 pounds. So, pag sobra ka dun sa ideal body weight mo, kahit konti, hindi maganda sa PCOS. Yung PCOS, gusto niya underweight ka. Mas payat ka pa. Para hindi ka magkaroon ng symptoms. Symptoms ng PCOS is nagbabago yung regla, maraming mga buhok, irregular menses, may acne, diba? Tumataba yung mga causes. Okay? Sana po nakatulong tong tips natin para sa inyo. Basta may oras pa tayo. Oh, last question. Madilaw daw ang palad. Madilaw palad, gusto ko magpa-CBC. Complete blood count. Baka anemic ka, pwede. Maputla, kala mo madilaw. Merong ma-orange ang palad. Mahilig sa mangga. Na parami ng mangga o carrots. Nag-orange. Carotinemia. Pero hindi dapat madilaw eh. Dapat baka madilaw ba rin yung mata. Pa-check tayo ng complete blood count, regular blood test. Para makita kung anong dahilan. Okay. Sana po nakatulong tong tips natin. Pag may time po, sasagutin pa natin yung mga ibang questions nyo. Salamat po.